sa Manila Bay. Ano po masasabi natin ngayon sa Manila Bay? Ay, sobrang ganda na. Tignan mo, i-develop ng gusto. Hindi ka tulad nung araw talaga, puro basura dyan. Kaya pag dumaan ka dito, amoy basura, ang asim. Sumasakit ang tsipura mo dito. Kaya minsan na, doon ako dumadaan sa kapila eh. Sa kapilang kalsada eh, para hindi ko masyado maamoy. Ilang presidente sa randuman, no? Oo, ang dami eh. Eh, ito nga nun eh. Paggabi, panahon pa niya tsensa eh. Ginawa na doon nightclub eh. Oo. Ang daming mga ano dito eh, mga tindahan, mga club nyo. Sinapoy lang nila. Saan so, masabi nyo kay President Duterte sa pagpapaganda ng Manila Bay? Oo, maganda talaga. Ayun, hindi depende. Sana nga, pag naman po si Marcos, tutuloy pa rin yan. Kasi pag ibang mo po ng presidente niya, wala na yan. Tanggal na yan. Hindi na itutuloy yan. Puro basura na naman yan. Sa kay President Duterte, sir, ano masabi niyo po? Ah, maganda. Maganda ang pagpapag ni Duterte. Patulad niya yung mga ano, mga drug addict na yan, nagbawasan na, mga pusher na yan, mga takot ka. Saka yung sinasabi niya na 6 months maubos ang ano, hindi man natin masasabi maubos ang mga drug addict. Makabawasan. Pero yung ano, sila itong maubos, hindi maubos yan. Makabawasan, uunti sila. Tapos sinasabi nila na bakit yung malalaking isda hindi huliin. Eh paano nga, yung mga nahuhuling maliliit na isda, ayaw nila ituro kung sino yung malalaking isda. Diba? Nahuhuli sila, ayaw nila sabihin, oh, itong financial ko. Ayaw nila eh, kasi may tiwala sila doon sa financial nila na hindi pipiyansa sila. Ito mo, pinapiyansa sila eh. Kaya hindi sila nagsasalita, tapos sabihin nila, puro maliliit na isda ang inuhuli. Kasalanan ng maliliit na isda yun. Ayaw nila ikanta yung mga drug lord. Dahil alam nila, tutulungan sila nung makalabas. Bilangguan o kaya susuportahan sila nung pamilya nila. Ganyan. Kaya yun, kaya kalokohan yun. Ano, eh. Gusto nga nilang huliin yung malaking isda. Eh. Ayaw lang sabihin. Ayaw lang magsalita. Oo, ayaw lang magsalita. Kasi yung pang isa, kung sakaling magsalita sila, sila naman titira eh. Sila ang papatay. Kaya ganun. Kaya huwag nila magsabi na ano, sira ulo yung mga nagsasalita. Sinisira sa presidente. Oo, sira ulo yan. Sa performance ni President Duterte, sir, ano masabi niyo po sa mga build project? Ay, oo. Ganda, tignan mo yung mga lalo dyan sa airport, ang daming mga tulay na. Tapos mga LRT na ano, kung sa Masinag eh, yun ako dumadaan eh, natuloy na. In line 2? Oo, sa red 2 na yun. Laking tipid ko. Tapos sa may Fairview, yun sa Congress. Mga LRT yan, tinutuloy lang, hanggang Bulacan na yun, sa San Jose del Monte. Marte 7? Oo, Project 7. Kaya maganda yung namin eh, ano, build talaga, nakikita. Sa 6 na taon, nakita ko natin na marami na siya nagawa. Hindi katulad ng 30 years, walang nagawa. Puro patikos. Puro sa kanila lang. Walang nagagawa. Ito, 6 years lang. Ang dami na nagawa. Ito sir, no? Yung mayroon kasing mga nag... Yung, di ba sir, nataon kasing pandemic itong pagpapagawa ng Manila Bay. So sinabi nila na dapat ito unahin yung pandemic. Unahin yung pandemic. Alam nyo, kasi yan, matagal nang nakaplano yan, nakabudget na yan, bago mag-pandemic. Kaya tinuloy lang yan. Tapos, saka naman, kahit na may pandemic, nakagawa naman ni Rodrigo Duterte na bigyan ng tao ng ayuda. Diba? Ako, nakakuha ako ng ayuda. So, ano masabi yung sa mga taong yun? Yung mga taong yun, walang magawa yun. Gusto lang nilang sirahin ang imahe ni Duterte. Gusto lang nilang ano, masamayin si Duterte dahil na inuunak pa yung ano. Pinoy mo, hindi mo kalain, mga yellow dyan, nakaam dyan na rin sa loob yan. Nakipicture. 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 Yung mga buha patikos na yan, mga nandyan din yan. Nakipicture na rin. Oo, nakipicture-picture na rin yan. Kunwari lang ano yan, hindi na nagpapahalataya. Nagsasabi pa na ano, dapat daw bakawan. 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 Bakil eh, bakawan ng ano nun.
Maganda nga yun, oh, tama. Kaysa naman, kahit foreigner, pumupunta dyan. No, kaysa baka ako nilalagay mo dyan, ano yung tsura naman? Kung baka ano yan, pala isdan. Doon lang yun, gagawa ka ng fish pan. Maganda nga, oh, tignan mo. Maganda niya tayo sa dulo, eh. Oh. Ano may mga paninira na yun? Puro sila lang. Sila lang ang magaling. Grabe. Grabe yan mga yan. Si Duterte, wala sa... Yan siya, hindi lang siya sa salita ang ginagawa. Sa gawa pati yan. Salita niya, ginagawa. Hindi katulad ng iba, purong ngawa-ngawa, walang gawa. Walang ginagawa. O nga sir, no, masabi niyo sa Vice President natin sa 6 na taon niyang pamumpano. Sa 6 na taon niya, sa Vice President si Lenny. Lenny, ako, wala na gawa yan, purong ampatikos eh. Tingnan mo yung manangamin niya, kahit sa Bicol na, sinusukas siya eh. Sabihin niya, number one siya dun. Hindi siya number one dun. Puro kasi nungalingan lang yan. Ayaw nga sa kanya ng Bicol eh. Nung buwapag yung nga sa Bicol, asan siya? Nasa abroad. Tapos ang pagbalik niya, pawid ang hindi bigay. Yung bubong nga, tinatangay, pawid pa kaya? Nakakadisway. Asan ang utak niya? Yan, puro kasi naman din nga si Lenny. Walang mga gawa yun. Kahit anong gamin niya, meron pa siyang ano niya, Amikami Wave. Oo nga. Ang Goku. Tapos, nagtitiktok pa siya. Magpapatawa pa siya silang dalawa ni Kiko. Yung bagay sa kaya, magpatawa lang sila. Wala silang karapatan maging presidente. Gagawin nilang ano lang ang Pilipinas, kawawa. Personal ang laban niya sir, eh, no? Oo, talaga. Biro mo, sa buong Asia, pangalawa tayo sa pinakamangulat na bansa. Ngayon, lugmok na tayo, bagsak. Dahil sa mga dilawan na yan, walang nangyari. Biro mo, nung panahon ni Marcos, tayo nag-e-export ng bigas. Ngayon, tayo umaangkat. Grabe. Kasi pinabayaan nila magsasaka eh. Yung panahon ni Marcos, alaga niya ang mga magsasaka. Mayayaman na magsasaka noon. Ang alaga ni Marcos siya. Kaya tayo nag-e-export. Mm-hmm. Tayo pa nagturo sa mga Vietnam kung paano mag-ano ng pare na yan. Ngayon, tayo nung maangkat sa Vietnam. Baliktad na tayo ngayon. Yung panahon natin, tayo nag-e-export. Tayong pinaka-pangalawang mayaman na bansa sa Asia dahil sa panahon ni Marcos.